Sinampahan na ng murder at iba pang kaso ang suspect sa pamamaril sa Ateneo de Manila University na ikinamatay ng dating mayor ng Lamitan, Basilan, kanyang aide at security guard ng kolehiyo. Hiling naman ang nasugatang anak ng dating alkalde na masilayan ang kanyang ina pero kailangan pa muna niyang maoperahan muli. May report sina Joseph Morong at Chino Gaston. Emosyonal na humarap sa media si Kelsey Forigay, isa sa mga anak ni dating Lamitan Basilan Mayor Rose Forigay na napatay sa pamamaril ng suspect na si Dr. Chow Chow Yumol. Si Kelsey ang kakambal ni Hannah, ang Ateneo Law School graduate na nadamay din sa pamamaril. Kwento sa kanya ng kapatid, naglalakad sila papasok ng venue nang biglang may tumakbo pasalubong sa kanilang pamilya. Next thing you know, our mom was down beside her. Everyone was running around her in commotion. And then she just felt like a sharp pain. She was just like, my mom, please help my mom. So, yeah, because she knew, you know, my mom was hit critically. So. Naunang dinala sa ospital ang kanilang ina. Hindi raw kaagad nalaman ni Hannah ang kinahinatnan ng ina. We're twins, so we feel each other so much. We understand each other so much. I had to tell her the truth right away. Everyone was telling me not to, but when she's your twin sister and when she's asking what's happening, I had to tell her. May tama sa atay at kolon si Hannah. May daplis din ito ng bala sa kaliwang mata. Nakalabas na ito ng intensive care unit o ICU, pero kailangan pa ng ikalawang operasyon. Ayon sa kanilang ama na si Lamitan Mayor Roderick Forigay, gustong makita ni Hannah ang ina. Kaya hindi pa nila maisapinal kung kailan sila makakauwi sa Basilan. Yun ang hingi niya sa akin. If she can go with us, I said na I cannot say yes. It's up to the doctor now. Patay din sa pamamaril ang assistant ni Forigay na si Victor Capistrano. Ang kanyang mga kaibigan hindi rin makapaniwala sa trahedyang sinapit nito. Hindi ako nakatulog for that. Hindi ko na-accept lahat na ang nangyayari kasi anong tao yan ay very strong. Ang suspect na si Yumol, sinampahan ng 3 counts ng murder, frustrated murder, carnapping at illegal possession of firearms ng Quezon City Police Office sa Quezon City Prosecutor's Office. Itinuturing na raw na case closed ng QCPD ang kaso. Napag-alaman din daw ng mga polis na expired ng lisensya ng 9mm pistol na nakapangalan sa suspect, habang ang .45 caliber pistol rehistrado sa isang First Lieutenant Jeremy Aquino na nakabase sa Patikul, Sulu. Nakausap ng mga pulis si Aquino na nagsabing November 2019 pa nawawala ang kanyang baril. Nakuha natin isang caliber .45 na may silencer at isang 9mm na Ruger. Biniverify pa natin sa SOCO kung alin dyan ang baril na ginamit niya. Ayaw niya talagang magpahalata sa mga lakad niya. So this is a case of a very determined assassin. Sa ginawang pagsusuri ng PNP, nakita nilang positibo sa paraffin test ang suspect. Negatibo naman siya sa alcohol at drug test. Na-recover din sa kanya ang iba pang gamit at damit na suot niya sa pagtaka sa crime scene. May peking driver's license pa raw na nakuha sa kanya. Chino Gaston, Joseph Morong, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.